mula kay Abayawa. Awa Ahmad, Pagpapanan. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po na inaabot ng King Channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. At maging dito sa buong Pilipinas. Muli, tayo po ay magpapasalamat kay Abayahawa sa biyaya at pagkakataon, buhay na ibinigay sa atin sa oras na ito. Sa lahat po ng ating mga kapatiran. At ngayon po ay March 23, 2021. Ganap ng alas 5:30 ng hapon dito sa Pilipinas. At ang ating paksa sa araw na ito ay hindi po doon sa kaunting kalaman sa kasulatan. Hebreo 9:28 ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisisampalataya sa Kanya. Tayo po ay may 13 na non-viewers at 10 na thumbs up. At kasama na rin po natin dito sa ating YouTube live monitor, si Bradwell Predvedes. Magandang hapon po bro at sa lahat ng mga kapatid. Sa assembly, purihin at pasalamatan ng kataas-taasan at nag-iisang makapangyarihang ilhin ang banal na ating Abayahawa. Sir Gina Makoko, magandang hapon Brad Eman at ganun din sa mga kapatid sa Kapulungan. Isang mapalang hapon po sa lahat. Purihin, pasalamatan ang banal na si Abayawa. Brad Christopher Perez, isang mapalang araw po sa ating lahat, mga minamahal. At gayon din po sa mga sumusubaybay, love you all po. Sa inyong lahat, purihin ang ating nag-iisang banal na Abayawa. Bro, good day. Well, love you. Likewise, Brad. Brad Samerotone, magandang hapon po Brad Eman at sa mga kapatid sa Kapulungan, puri na nag-iisang makapangyarihan na si Abayawa. Brad Ricardo Juarez, magandang hapon po Brad Eman at sa mga kapatid sa Kapulungan, puri na pasalamatan natin ang katastasang ilhi na nag-iisang banal at makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Brad Emiliano Mali Jr., magpagpala nawa ang lahat ng mga kapakinig ng aral sa araw na ito, Kapulungan mo, man o anon viewers, ayon sa mabuting kalooban ng nag-iisang pinakamakapangyarihan sa lahat na si Abayawa. To Yahawa be all the glory. Brad Rodel Laba, magandang hapon po. Muli, Bro Eman at sa aking mga kapatid, sa Kapulungan, karapat dapat sa iyo ang mataas na papuri, palwalhati, pagdakila at pagsamba sa nag-iisang banal at buhay na si Abayawa. Sa Lolita Corsiga, purihin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na si Abayawa, ang mahiwaga, kamangha-mangha, banal buhay at nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Magandang hapon po, Brad Emmanuel. At sa lahat po ng aking mga mahal na kapatid sa Kapulungan, maging sa mga viewers. Sister Loren Paulan, magandang hapon po, Bro Eman. At sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, purihin at pasalamatan nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat na si Abayawa. Sister Maria Victoria, good PM po sa lahat. Muling salamat, Abayawa, at sa iyo, Brother Emmanuel. Brad Edmundo Umali, magandang hapon sa lahat, purihin si Abayawa. Sister Lolita Corsica, excited na po kumain ng pagkain, hain ng ating pinamamala si Abayawa, ang pagkain walang pampalsa at libalura. At ganap na alas 5:34 ng hapon. 14 na po ang ating non-viewers, 10 ang ating thumbs up. At doon sa GC ay naroon na po si Sister Lolita Corsiga, Sister Jing Kindo. Isang mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatiran ko dyan, kay Abayawa. Elohim, purihin siya magpakailanman. Sister Licia Corpayas, maganda nga po sa lahat ng kapatiran at kay Brad Eman at pasasalamat kay Abayawa.
Sister Lorraine Paula, welcome bro. Leonardo Corsiga. Ayun po, si Brother Leonardo Corsiga ay nandun sa dito po sa ating GC. At kasama na rin po natin si Sister Emay Bahinting. Magandang hapon po, Sister Emay Bahinting. Brad Melchor Pasis, Sister si Brad Ricardo Quaresma, Brad Sebastian Juarez, Brad Carlos Gasbar, Sister Lori Calderon, Brother Del Nunaba, magandang hapon po, Brother Eman, at sa mga kapatid, isang mukumpalang araw sa bawat isa, purihin natin, pasalamatan na naging isang banal at buhay na wala katulad na si Abay Yahawa, and love you all, mga kapatid. Si Brother Carlo Roll, hindi na po siya makakasama ngayon sa live. Sabi ni Brad Leonardo Corsiga, magandang hapon po bro, pwede niyo po bang isama sa GC ang pagbati ko sa lahat ng mga kapatiran, pati po sa inyo bro, at higit sa banal at kataas-asang si Abay Yahawa. And then, si Sister Reverisa Shirley, magandang hapon po Brad Eman at sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan ni Abay Yahawa. Purihin at pasalamatan si Abay Yahawa, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sister Emay Bahinting, magandang hapon sa iyo, sir. Brad na lang po. Sister Lori Calderon, magandang hapon po sa mga kapatid ko kay Abay Yahawa. Ganun din kay Brad Emay, purihin at pasalamatan ang buhay banal na si Abay Yahawa. Salamat po. Francis Jed Lopez, magandang hapon po mga kapatid ko kay Abay Yahawa. Purihin at pasalamatan ang dakilang Elohim na si Abay Yahawa. Love you all po mga kapatid. Labing alin na po ang ating viewers. Labing isa po yung ating, o labing dalawa yung ating thumbs up. Marahil ay doon po sa ating mga kapatid, sabi ni Sister Emay Bainting, sir, bakit ang daming pangalan sa ating kapanahunan ngayon? Alin ho yun, sis? Aling pangalan? Pangalan ng Diyos? Alin ho ba ang maraming pangalan? Sister Shirley Abrera, magandang gabi sa buong kapulungan kay Abay Yahawa, Shirley Abrera. Kapag po pinag-uusapan yung salitang bagong tipan, ewan ko kung ito po ba ay clear o malinaw po ba sa ating mga nasa kapulungan. Kasi o doon sa reliyon, pag sinabing bagong tipan, ang nasa isip lang nila, ito yung mga aklat, yung 27 na aklat. Pag binabanggit yung salitang bagong tipan. May nakapaloob kasi ho dyan sa bagong tipan. Hindi ibig sabihin ako mo salitang bagong tipan ay pagbanggit mo, ang nasa isip mo lamang ay yung mga aklat. May nakapaloob ho dyan. Marami ho, hindi ho klaro or maliwanag, malinaw. Kaya nga, pagka bumabanggit sila ng salitang bagong tipan, intimano, punta ka agad doon sa 27 libro o aklat. Sister Emay Bahinting, alin po ba ang, kasi ang tanong nyo, bakit ang daming pangalan sa ating kapanahunan ngayon? Alin po ba yon? Pangalan po ba ng Diyos? Alin po ba ang maraming pangalan?
o pangalan ng mga relihiyon. Ayan. Fortunato Juarez, papasalamat sa nag-iisang makapangyarihan si Abayahawa at sa mga kapatid sa kapulungan, ganun din sa iyo, Brad. Magandang hapon. Rodel Nava, welcome po muli kay Sis Emay. Emay, sa Assembly of Yahawa, muli po tayong mag-aral mula sa kasulatan ni Abayahawa. Si Sir Lalita Corsiga, 3 AMSA, 3 hearts. Sabihin ng mga naral. Puntahan po natin doon sa bagong dipan. Si Brad Perez Christopher, doon sa GC po ito. Good day po sa ating lahat, mga minamahal, love you all. Pagpupuri, pasalamat sa ating mahal Abayahawa, magpakailan mo. Carlos Gasbar, ang bagong dipan po sa kapulungan ni Abayahawa ay totoong may kakaibang nagaganap, malinaw po. Meron po kasing pinag-uulay niya yung salitang bagong tipan. Akala lang po nung iba, basta pag bumanggit ng bagong tipan, palibasa may sinasabing matandang tipan. Marami po dyan, hanggang sa ngayon, may talukbong na kapag binabasa yung matandang tipan, may talukbong. Naalis lamang yon sa pumagitan, may Abayahawa. Oo. Eh hanggang sa ngayon, ang daming mga rikotikos, may mga pag-aalay-alay pa, may mga pagpatay pa ng hayo. Hindi nila naisip po yung salitang bagong tipan, na meron palang ganun. Bigyan na natin ang comparison, saka ano ba nakapaloob talaga dyan? Ay kasi marami yung umaangkin yung salitang sila lang ang maliligtas. O paano nyo naman alaman na kayo lang ang maliligtas? Ano ang inyong pruweba? Ngayon ba? Ganun lang ho yan eh. At saka saan ba? Saka yung naligtas. May bahinting. Salamat. Palagi po akong nanood sa inyong live at marami akong natututunan dito. Maganda po. Maraming salamat, Sister May Bahinting. Andito lang po ba kayo sa Pilipinas? O nasa ibang bansa rin. Sir Lolita Corsiga, tapos na po yan. May bagong tipa na po. yung iba ho, hanggang sa ngayon eh. Tingnan ninyo, may templo. Kasi kung alam mo yung salitang bagong tipa, dapat wala kang templo. Kung alam mo. Pero palibasa nga, hindi mo alam. Bakit kayo may pare, kung alam mo yung bagong tipan. Di ba? No. Dapat pala talaga wala yung templo. Yung simbahan o yung simbahan. Yung katedral, yung kapilya, dapat wala yan kung alam mo yung bagong tipan. Kasi maraming humawak. Humawak ng 66 books. May bahinting, taga Cebu po ako. Ayan, Isaya. Okay lang po. At least, yun ang aking lingwahe ay inyong na naiintindihan. Iba-iba po ang lingwahe ng mga kapatid natin. Pero makakalimitan no, yung aking sina Sister Christy Juarez eh. Bisaya rin no. Sister Chris Jacker, purihin ang nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abayahawa, malugod kong binabati ng napakaganda at ang pagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly at gayon din sa iyo, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood. Magandang hapon, Sister Chris Jacker. At tanghali pa lang kay Sister Chris ngayon. Ayan. So, 22 ang ating anong viewers or watching now? 13 yung ating thumbs up. At siguro sa hapong ito, siyempre may kaunting kaalaman sa kasulatan, dagdag na naman. Baka
baka humaiba. Maiba yung ating pananaw hinggil din sa salitang bagong tipan. Although yung iba naman, meron namang him, pero yung iba, hindi malinaw. Ano? Labo-labo kasi ang nangyari. Sa reliyon, pinaglabo-labo nila. Ah, yung nga sinasabi natin, pagka gusto nila na isingit yung kanilang aral o doktrina at may kinalalaman halimbawa doon sa templo, pupunta yan doon sa lumang tipan. Sa pananalapi, basta mayroong may pagkakataon, isingit nila. Ang hindi nila alam, eh, merong lalabas. Hindi naman habang panahon eh. Mananatili yung kasinungalingan nila. Hindi ko ba? Ayan. Christopher Perez, good day po, Sis MIB. Ako ito ang pusong mabati sa isang mapagpalang araw po sa iyo at sa inyo from Europe. Ayan, si Brad Christopher Perez. Milano Mali Jr., ang ipinangsilo ng INC sa kanilang mga member ay yung iglesia lamang daw nila ang tinubos ng Kristo. Kaya kahit sila ay nagkakasala, ay ligtas pa rin sila. Very proud sila pag sila'y natatawag na INC. Sala. Yan, dito sa ating pag-aaralan, may liwanag ko tayong makikita. Yun ang, yan, katulad niya sinasabi ni Brad, ay, yun na nyo ha, kahit sila ay nagkakasala, ligtas pa rin. Sala eh. Saan ka naligtas? Oh. Saan ka naligtas? Oh. Eh kung nagkakasala ka, di, ibig sabihin, hindi ka ligtas, nagkakasala ka pa eh. Hindi yun ba? O oh, yan, yeah, si Sister Lauren Paulan. Ako bro, taga-Bisaya din ako, Ilonggo. Marami tayong mga kapatirang sa Bisaya. Milana Malik Jr., si Emmy Bahinting, salamat po sa biyaya ni Abay Hawa. Welcome po sa Assembly of Yahawa. Christina Juarez, ang ganang hapon bro Eman at sa mga kapatid ko sa kapulungan ni Abay Hawa, salamat po, Christina Juarez. O ito, si Sister Christina Juarez, nakakaano rin mo ng panang Bisaya yan. Sister Lorita Corsica, hindi mo maliligtas ang nagkakasala. Wala. Paano maliligtas? Hindi ba? Pag niligtas sa kasalanan, yung kanyang layunin. Brabe Mundo Mali, welcome ka po, Sis Emay sa Kapulungan, Lord ni Abay Hawa, na makasama ka namin sa Kapulungan. Marami. Doon ho ako nakakita doon sa ano ah. Teka. Puntahan ko lang yung ating ba? Comment. Saan yung aking nakita pa nila ng ano eh. Ayan, sabi ni Sister Christina Juarez, Bisaya din ako, Sis Emay. Lady ako. Laki pala ng sakot ng ano, no? O ng ano, no? Sister Chris Junker, salamat po God. Mag-11 pa lang ng umaga dito sa akin. Extended na naman ang lockdown dito sa Germany hanggang middle of April. Bira, no? Talagang matindi yung COVID na yan. Talagang buong mundo, extended na naman yung lockdown. Sa Germany.
Paano ganito rin? Dito, sis, dalawang linggo ito eh. Christina Juarez, welcome, sis, sa Assembly of Yahweh. Teka. Brother Del Napa, ganun din po yung Jesus Miracle Crusade, balita po sa news number one daw po sa lahat ng reliyon dahil maraming himala at nakapagpapagaling na mga cancer at iba pang mga sakit. Hindi po yan. Eh, kung nakapagpapagaling sila, dapat napagaling nila yung mismong founder nila. Diba? Sister Christian Kerr, welcome po. Eh, may bahinting dito sa Kapulungan. Lolita Corsiga, lockdown na rin daw po sa Batangas. Batangas, Laguna. Oh, yung may sinasabi silang NCR Plus, kung ano-ano mga katagurit. May bubble pang binabanggit. Brother Naba, sobrang binulag sila. Brother Rol Makoko, gandang hapon, Brother Eman. At sa mga kapatiran sa Assembly, purihin ang banal ng nag-iisa at makapangyarihan ilihin sa amang Yahawa. Rosely Bandoho, magandang panunod po rin sa kapulungan at purihin siya bay Yahawa. Pasalamatan siya sa pumibigay niya na kulusugan at buhay niya sa atin. Hello rin po sa iyo, Brother Rol Makoko, magandang hapon. Ilan o mali, dito po sa Pinas, ayaw ng gobyerno na tawaging lockdown itong bubble nila kasi wala daw silang pambigay na ayuda sa mga tao. Para lang huwag magbigay ng ayuda, pinalitan, hindi lockdown, bubble. Huwag lang makapagbigay ng ayuda. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyong lahat. Lolita Corsiga at saka daw po sa ibang parte ng Manila. Inala na naman po nila yung mga tao. Ipinali na naman sa loob ng bahay. Alam nila na pag nasa loob ng bahay ang tao, ang pagkain niyan, pinaminyo ho yung mga langgam. Yan ho, wala ho yan, walang mga nagsipag-aral dyan. Yan sa mga langgam. Ito, ang daming matatalino dito sa Pilipinas. Yung mga langgam talaga lumalabas para humanap ng pagkain. O, para pagka dumating yung sinasabi nilang tagulan, eh may pagkain sila. Di ba? Eh mas matatalino pa yung langgam eh. Kesa dito sa mga namumunok. Di ba? O, alam bang ikulong na ikulong yung tao dun sa bahay nila? O di hinto. O pati itong yung pagkabuhayan dito. Ang meron dito yung mga mayaman, yung nasa gobyerno. Di ba? Pero pagdating doon sa arawan, wala. Akawa. Kasama natin po natin si Brad Alberto Palado. Purihin, pasalamatan at mahalin po natin na nag-iisang tunay, buhay at makapangyarin ay lihim na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Magandang gabi ni dyan, Brad Alberto Palado. Aram ako, sabi ng kapitan namin sa bansa nila, sa Poland, 20,000 daw araw-araw ang positive sa kanila. Nasa 39,000 lang daw ang populasyon nila. Magla-lockdown daw ang Poland pag umabot ng 30,000 ang positive. Ang matindi yan, no? 20,000 araw-araw. Ang mas matindi yan. Dito, nasa 8,000 eh. Noong isang araw, 7,999. Kulang ng isa eh. Para sa 8,000. Abe, kahapon yata ay 8,000 mahigit. Kahapon. Matindi yan. Pero ngayon, 20,000 araw ang pasin sa kanila, ang kanilang populasyon, 39 million. Ibig sabihin, hindi sila nagla-lockdown kahit na 20,000. Tama ba? Magla-lockdown
daw ang Poland pag umabot ng 30K ang positive. Ibig sabihin, hindi naka-lockdown. Eh, samantalang dito, 100 million ang nagsinasabing positive, nasa 8,000, aba eh, ano na, pinagsasarahan na yung mga boundary. Oh, Laguna, Muntinlupa, Cavite, oh, Batangas, sarado lahat ng mga boundary. Ay, paano kung halimbawa ay wala kang ano, wala kang pangkabuhayan? Ha? Nasa loob ka lang ng bahay. Sabi nga ako ng mga taga Quezon, ngumuto-muto. Rosely Bando, diyan po brad sa Pinas, pamilya niya na quarantine din sila, nung positive daw sila. Tinay niyo, matindihan, sinasabi ni Brad Arnold to. 39 million lang yung populasyon nila, 20 million araw-araw ang nag-positive, pero hindi naka-lockdown. Dito matindi. Parang mas may utak pa ho yung langgam yan, no? Na nilikha ni Abayama. Eh kung tutusin, ang laki ng utak ng tao kesa dun sa mga utak ng langgam na yan. Di ba? Pansinin ninyo. Magmasid kayo dun sa mga hayop. May makikita ho tayong karunungan. Oo, nag-i-imbak. Oo, lumalabas sila. Dito naman ang ginawa, inilockdown. Kasi once na inilockdown ka na, hindi ka na makakilos eh. Wala na. Ha? Kumbaga para kang tinalian. Tinalian ka sa kamay, tinalian ka sa paa. Di ba? Oo. Useless ho yan, face mask, face shield. Wala sa isa yan. Wala ho. Sa malaking kalokohan ho yan, yung face shield na yan, face mask na yan. Meron mo, ipinatupad sa tao. O, pinagastos ng tao. Bandang huli, ang sinasabi, magbibigay daw ang gobyerno ng face mask. Dapat nung una pa. Ano ba? Nakabili pa nga ako noon eh. 65. Yung face shield ah. Hindi ka kasi pwedeng sumakay. Kung kauna-una, hindi ka pwedeng sumakay sa jeep pag wala ka noon. Oh. Eh may nagtitinda doon sa paradahan. Para 65. Rosely Bando, dito Brad sa Israel, malapit na raw mag-pre-COVID dahil halos na turuan na. Rosely Bando, o kapatid kong lalaki, pati ipag ko na Brad na quarantine sila. Hindi ho totoo, nakuha mo kayo na o, yung mga tao na bakunahan na eh, sila ho ay ligtas sa COVID. Hindi ho totoo yan. Isang malaking kasinungalingan ho yan. Pakatandaan ho natin. Miski ho naturukan na kayo o naturukan na sila ng tinatawag na bakuna na yan para sa COVID, hindi ho guarantee na hindi ka na mamatay. Dito yan. Nakasulat sa kasulatan ho. Itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan. Ano ibig sabihin? Abay, walang makapipigil dyan. Walang makapipigil. Yung sasabihin nila na kaya kinakailangan magpabaksin ka para hindi ka ma-COVID. Hindi totoo yan. Pag inabutan ka na noon, eh ang dami na hong naturukan ng baksin na namatay ah. Pwede ba? Mga balita ho. Eh katulad nun, yung kanilang vaccine na pinadala dito, hindi para doon sa mga bagong variant ngayon. Hindi ko ba? Ito meron ditong comments eh, ang ganda eh. Sabi niya doon, sa, yung ano ang covenant? Tipan, testament. Ayan.
Sabi niya, full video. Sabi niya. Ganda daw yung mga video. At yun na yung mga positive yung ano, eh, yung mga negative, hindi ko na binabasa. Ibig sabihin, may nakaka-appreciate. Hindi ba? Brad Juni pa rito, isang magpalang hapon, pusang bayang, pinili ang banal na kapulungan ni Abayahawa, love you. Po sa lahat, lalong-lalo sa iyo, Brad. Magandang gabi na, Brad Juni pa rito. tuloy na po tayo dun sa ating paksa. Ang paksa natin ay hinggil po dito sa 1128 ng Ebreo. Gayun din naman si Kristo na inihandog ng minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya. Dito, pagka ang basa mo rito, kasi mayroon nakalagay dyan na eh. Sabihin din naman si Kristo yung nagdaminsan upang galing ng mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas. Pakikita ang wika. Sa ikalawang pagkakataon, hiwalay sa kasalanan doon sa mga nagsisipaghintay sa Kanya. Pakatandaan po natin, oh. Yung naiaral, idinoktrina ng mga reliyon na second coming, literally, hulaho. Nung siya ay bumalik na sa pagiging espiritu, hindi na mangyayari yung kanilang iniisip na paririto siya, na paritong nasa laman. Diba? Okay, paruroon na sa Ama. Babalik na siya eh. Doon sa dating kinalalagay niya, bilang espiritu. Ang Diyos na hayag sa laman. Simple and simple lang yan. Hindi mahirap intindihin. Ano? Eh, palibasa nga ako, medyo, alam niyo naman yung mga laman. O, pagkalaman, talaga magkaaway yan ng espiritu. Hindi matatanggap nung nasa laman yung sinasabi ng espiritu. Ang liwanag eh, ang Diyos na hayag sa laman, sabi ng espiritu. Bakit nasabi ng Espiritu? Kasi ho, lahat ng sumulat niya na may higit na 40 tao, iba't iba, may hari, o, iba-iba opisyo, iisang Espiritu ang sumaka nila para maisulat siyang 66 books. Ano? Maliwanag ko yan. Ang Diyos ay nahayag sa laman. O si Pablo, doon sa kanya sulat, may kontraho ba? Wala. May kumontra po ba? Siyempre, no, naturalmente, ang kukontra dyan, yung mga nasa laman. Di ba? Lagi namang kontra yan eh. Yung laman, espiritu. Espiritu laman. Magka-kontra sila. Hindi sila po pwedeng magkaisa. Hindi sila po pwedeng magkasundo. Kaya nga kung ikaw ay nasa laman, wala kang espiritu. At kung ikaw naman ay mayroong espiritu, wala ka sa laman. Ganun. Ganun lang kasimple. Ganun kadali, intindihin. Hindi ka pahihirapan. Di ba? Kasi biyaya yan eh. Yung Espiritu, biyaya, oh, grace, kung saan nandun yung Espiritu, naroon yung kalayaan. Salaman, parusa, kamatayan. Ganun lang siya kasimple. Ngayon, kapag tayo bumabanggit ng salitang bagong tipan, masyado mababaw eh. Mababaw yung pagkakaintindi ng marami yan. O lalo, pagka hindi ka palabasa na kasulatan. Baba, kung dumadalo ka lamang sa loob ng, o mantakay nyo halimbawa, ilang taon na kayo ngayon? Pagpalagay mo na natin, ikaw ay 40 anyos. 40 anyos. Kailan ka nakarinig na salita ni Abayahawa? O kailan ka nakarinig na nakapagbasa ka ng kasulatan? Palagay mo ng 30 anyos, so may 10 taong ka pa lang. 10 taong ka pa lang na papakinig, nakakapakinig. Ang napakinggan mo,
Eh kasi sa loob ng isang linggo, isang beses lang. O, i-divide mo ngayon yung 10 taon mo ng pakikinig, ng pag-aaral, kakapiraso, kakaunti, ang naiintindihan mo. Eh kasi kung 10 taon ka lamang, halimbawa, eh alam mo natin yung 10 taon na yun, ikaw ba'y talaga nasa espiritu o nasa laman? Eh ako, natitiya ko yung 10 taon yun, nasa laman yan. Amigo ba? Hindi lahat. Mga ministro, mga pastor, pare, lahat nasa laman. Amigo ba? O nagsipag-aral, nasa laman. Anong kinalalaman ng mga nasa laman doon sa mga bagay ng espiritu? Amigo ba? Eh kumpara natin, halimbawa, itong ginagawa nating pag-aaral araw-araw. Eh baka ho doon sa araw-araw nating pag-aaral, ilang buwan na tayo nag-aaral? Bitig natin. Bitig natin yung mga nasa reliyon. Bakit? Eh pero mo, araw-araw tayo, samantalang sila, minsan lang sa loob ng isang linggo. Oh, di ba? Eh sila, apat na beses lang sa loob ng isang buwan. Tayo, eh, sa loob ng isang buwan, eh di 30 araw. Hindi, ang laki ng advance. Di ba? Ang laki ng advance natin sa kanila. Pero sa loob ng isang buwan, apat na beses lang sila. O eh, sa atin, eh, sa loob ng isang buwan, 30 beses. O di, ang laki ng diferensya niyan. Kahit saan mo kwenta niyan, malaki. Kaya kung halimbawa, sa reliyon, 10 taon ka, aba, yung 10 taon mong napakinggan, ay baka lang araw lang makukuha ko na dito. At may espiritu, ha? Yan. Talakayin natin no, yung sinasabi dyan. Yung salitang pakikita sa ikalawa, hindi naman siya literally pakikita. At saka yung sinasabi niya, yung sa mga nagsisipaghintay sa kanya, ang mapapansin niyo ho dyan, wala nang kasalanan niya mga yan eh. Aho. Tinanin niya ako, babasahin ko. Ayan. Ay, hindi naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Ito ang kasalanan ng marami, hindi siya lahat, ha? Hindi siya. Kasi may pinag-alayan siya ng buhay. Oh? Meron siyang pinag-alayan. Hindi lahat ng tao ay pinag-alayan niya ng buhay. Tatandaan po natin yan. Oh. Kasi iniisip ng marami, ay ang hindi ka nagpunta rito si Kristo dahil sa lahat ng tao. Hindi ko totoo yun. Bakit lahat ba sumampalataya? Eh yung mga Hudyong nga sa unang siglo, hindi naman sumampalataya. Ibig mo sabihin, yung buhay niya, ibinigay dun sa mga pumatay sa kanya. Tama ho ba? Yung buhay niya, tumigis yung dugo niya, ibinigay niya dun sa nagsipatay, oh, nagsiulos, dumura, bumugbog. Ganun ho ba? Ganun ba ang tamang termino? Ibig sabihin, hindi lahat pinag-alayan niya. Kaya yung sinasabing bagong tipan, may malalim na ibig sabihin dyan. Ang akala kasi nila, basta bagong tipan, per se, bagong tipan, ano yun? Di ba? Oh, ulitin ko. Hindi naman si Kristo na inihandog na minsan, hindi ho yan every years namamatay. Oh, yan. Upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan. Ibig sabihin, pakikita siya, hiwalay sa kasalanan. Sino ngayon yung mga hiwalay sa kasalanan? Lahat ba ng tao? Hindi ho. Hindi ho lahat ng tao hiwalay sa kasalanan. Oh. Naturalmente, yung mga hiwalay sa kasalanan, yan yung mga nagsisipaghintay sa kanya. Tama ho ba? Yeah. Konteksto, taas natin ito. Nasabi ko dito sa 11, 9-11,
Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang saserdote na mabubuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakul na hindi gawa ng mga kamay sa makatibagay hindi sa paglalang na ito. At tama ang sinasabi natin eh, kung alam mo lang yung bagong tipan, hindi ka magpapagawa ng templo. Kung alam mo lang yung bagong tipan, hindi ka maghihingi ng ikapo. Kung alam mo lang yung bagong tipan, hindi ka hihingi ng pasalamatan. Kung alam mo lang yung bagong tipan, hindi ka gagawa ng ibang aral. Kaso nga, hindi mo alam yung bagong tipan, kaya gumawa ng gumawa kanyang mga aral, ang mga reliyon. Kanya-kanya silang aral. Babanggit lang sila ng bagong tipan, hugot, bato, paliwanag. Yan ang ginagawa ng mga mangaral. Mga na pinagkakitaan pa. Diba? Yan. Sa mga bagay, hindi sa paglalang na ito. Kaya, nonsense, useless lamang yung mga templo, tabernakulo, katedral, kapilya, o ano man tawag nila doon sa pinagtitipunan nila na tuwing Linggo. Ha? Na lahat ng kamaan, inilalagay nila dyan sa kanilang mga templo. Ano kasamaan? Halimbawa, sa Katolisismo, yung binyag, yung patay, oh, dalahan ng patay, oh, dalahan ng kasinungalingan, meron mo, pabibinyag, pakukumpil. Yung iba naman, nasabing nakakapakinig na, abay nagninong at ninang pa. Nako po. Ang sinasabi natin, kaya nga tinatanong kanina, alam niyo mo ba yung bagong tipan? Kasi kung alam na alam po ng marami yung ibig sabihin ng bagong tipan, abay hindi ka makikihalubilo sa mga yan. Ha? Diyo ba? Ayan. At hindi rin naman sa pamagitan ng dugo ng mga kambing, ito yung mga una ho, ng salumang tipan, at ng mga bulong baka, kundi sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na misan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ang mga baka at ang abo ng dumalagang baka na ibinubudbod sa mga nadungisan ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Alam po ba natin ito? Sabi niyo, ay maglinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At dahil dito ay sa tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. You know yung bagong tipan? Oh, hindi yung pag sinabing bagong tipan, 27 books. Di ho, may malalim. Ano yung bagong tipan na sinasabi niya? Ito ho. Oh. 15. At dahil dito ay siya'y tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na uol sa ikatutubos. Ito ho yung bagong tipan, ah, ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan. Ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. Yan ang bagong tipan. Tatanggap ng manang walang hanggan. Bagong tipan. Hindi yan yung tipan
na lumang tipan. Eh, nung una ko kasi, kinakailangan yung dugo ng mga hayop. Ito mismo yung kanyang dugo. Di ko ba? At tatanggap. Anong tatanggapin? Oh? Magsitanggap ng pangako naman na walang hanggan. Sapagkat kung saan merong tipan, do'y kinakailangan ng kamatayan ng gumawa niyon. Sapagkat ang isang tipan ay may kaluhan kung mamatay ang gumawa, sa ibang paray, walang anumang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. Kailan daw? Kailan nagkaroon ng bagong tipan? Mamatay siya. Di ba? Nakala ng marami, pag bumanggit ng bagong tipan, aaklat ka agad yan. Sala. At saka yung bagong tipan na yun, merong pinag-alayan. Meron. Hindi uyan para sa lahat ng tao. Kaya yung sinasabi nga ako ng mga iglesia na ni Kristo, sila lang ang maliligtas. Hindi nga lalang kung ano yung bagong tipan, yan din bagong tipan. O, kanino nakipagtipan? Ngayon ba? Iglesia ni Kristo sila eh. Ngayon ba? O, may pinag-alaya ng buhay niya. Hindi sila. Kahit sino, miski ho yung iglesia ng Diyos, hindi sila pinag-alayan ng kanyang buhay. Katoliko, lalong hindi. Lahat ng reliyon, hindi naman pinag-alayan ng buhay niya. Merong pinag-alayan ng kanyang buhay. At yan, makikita natin. Oh. Kung sino yung mga yan. 17, sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Doon pa lamang papasok. Sa ibang paratay, walang anumang kabuluhan samantang nabubuhay ang gumawa. Eh, no? Ito yung ano sabi niya, for a testament is in force after men are dead. A testament. Ano ito? Yung last will and testament. Kailan magkakaroon ng epek? Only takes effect when the person who made the testament dies. Oh, therefore, Yahweh had to die for the testament, the covenant to take effect. Dito pa lang. Kaya nga yung tumabla kay Pablo, hindi nalang makikita itong bagong tipa na to. Wala na. Nasabi nga ako natin, wala na silang kaligtasan sa kasalanan. Oh, walang epekto sa kanila yung salitang bagong tipan sapagkat sila'y naandun sa lumang tipan. Walang epekto sa kanila ang bagong tipan na kinamatayan o namatay si Hawashiyah. Di ba? Kaya walang epekto sa kanila. Mananatili lamang silang patay. Buhay ngunit patay. Kaya lahat na ng kasinungalingan, ginagawa na nila. Lahat ng pandaraya, ginagawa na nila. Samantalang yung pinag-alaya niya ng kanyang buhay, naturalmente, oh, hindi nagkakasala yung mga yan. Bakit? Kasi yung espiritu ni Aba Yahawa mananatili doon sa mga banal. Diba sabi nga niya, si ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sino ang magpapakitaan? Oh. Hindi ba mga banal? Yung hindi nagkakasala. Pakikita ho ba yan doon sa mga makasalanan? Hindi ba? Oh. Eh, miski naman o yung first covenant, dedicated, without blood. Di ba? Kaya nga may mga hayop po eh. Ibig sabihin, talaga yung kamatayan, death was necessary to the old covenant. Or virtually, every part of the sacrificial system under the law of Moses was touched by blood.
without shedding of blood, there is no remission. Di ba? Ano? Kahit ang unang mangtipan ay hindi talaga na walang dugo. Sapagkat ng salita ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautusan ay kumuha siya ng dugo ng mga bulong baka at ng mga kambing na may tubig at palahibo pula ng tupa at isopo at winisika ng aklat at gayon din ang buong bayan. Na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangasiwa ay pinagbibisikan. Niya ng dugo ay gayon ding paraan. Ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawanan. Kung hindi nabuhos ang dugo, ni Yahweh siya ay walang kapatawanan. Diba? Walang kapatawanan. Ang tanong, sino yung pinatawad na kanino yung kapatawanan ng kasalanan? Nasa lahat ba ng tao? Hindi ah. Hindi sa lahat. Kinakailangan nga na ang mga inyong mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito. Ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabuting handog kaysa rito. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay na kahalintulad lamang ng tunay kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Nakuha niyo ba yun? Atin. Sino sumulat niyan? Si Pablo. Tapos ngayon, aanginin mo. Eh meron sinasabi doon si Pablo, atin. Eh, Iglesia ni Cristo, kailan ka ba lang lumitaw? 19th century. Isulat siya ni Pablo, unang siglo pa lang. So, ibig sabihin, hindi ka kasama. Kaya nga, sabi ko nga ho, yung Iglesia ni Cristo, wala naman nung unang siglo eh. ADP, wala rin yan nung unang siglo. Jehovah's Witness, wala yan. O, ano mang religion na nakatatag ngayon, wala sila. Nung unang siglo, wala. Wala silang maipapakita. Hindi ho ba kayo nagtataka? Eh, 18th century, Jehovah's Witnesses at saka yung Seventh-day Adventist. Oh, 18th century silang lumabas. ADD, 19th century. Iglesia ni Cristo, 19th century. Bakit hindi itinuro ni Yahweh sa kanila yung kapulungan? Naituro ba? Hindi. Kaya marami nagtataka, bakit yung kapulungan? Bakit ngayon lang yan? Hindi totoo ngayon lang yan. Matagal na yan eh. Hindi naman napuputulo yun. Ibig sabihin mo, nung ikalawang siglo, di wala rin naligtas sa kasalanan nun. Ha? Ikatlong siglo, ikapat. Hindi ba? Lahat ho ng mga mana ng palataya, sinasabi niya, at saka sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paririto sa inyo. Di ba? Sabi niya sa mga alagad, hindi ko kayo iiwan, ako'y paririto. Oh. Akala ng marami, yung salitang paririto, literal. Bumalik na siya dun sa pagiging espiritu. Kaya nga sinasabi nga ni Pablo, pinagpauna na niya eh. Kaso nga lang, hindi lang maintindihan ng marami. Oh. Kayo ang templo ng espiritu. Kayo. Diba? Siya'y mananahan sa inyo. Kaya sinasabi niya. Kaya nga hindi na kailangan yung tabernakulo eh. May bagong tipan. Oh. At yung bagong tipan na yan, ipinangako niya hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat yan. Kung yung lumang tipan, kasi ang dami ho nun eh, kay Noah, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay David, tapos yung sinasabi niya, yung bagong tipan, yung Jeremias 31-31. Tapos sabi niya, hindi ito yung sinasabi ko. Ito yung bagong tipan. 31-31 ng Jeremias. Tapos kinote ni Pablo dun sa 8 ng Hebreo.
ako'y makikipagtipan ng bagong pakikipagtipan. Kanino? Ayan. So, hindi para sa lahat yung bagong tipan. O, yung bagong tipan, pangako niya para doon sa kanyang mga banal. O, tingnan natin. Siya hindi rin naman kinakailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili na gaya ng nakailang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya magbatang madalas mula ng itatagang sanlibutan. Datapon ngayon ay minsan siyang nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ng kasalanan sa pamamagitan ng paghahandog o pagkahandog ng kanyang sarili. Kaninong kasalanan na maalisin? Sa lahat ba ng tao? Hindi. Hindi sa lahat ng tao. Hindi ba? Kasi sinasabi, tinaknas isang tao mamatay ng minsan pagkatapos ng pag-uhog. Paano kung ikaw ay namatay na naandun sa kasalanan? Wala kang kaligtasan. Kaya sinasabi niya eh, pakikita siya sa ikalawa. Sa ano? Gayun din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan. Sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kanya. Paano kang pananahanan? May bayawa kung meron kang kasalanan. Di ba? Oh. Hindi ka po pwedeng pananan ni Abayawa. Kaya yung bagong tipan, nakaukol yan doon sa mga banal. Hindi yan para sa lahat ng tao. At yung bagong tipan na yan, ang pangako dyan, buhay na walang hanggan. Yan ang bagong tipan. Hindi sa pakipagtipan na sa inyong mga magulang, ilalagay ko sa inyo, o inyo sa Hebreo, sa 8. Ito, matindi ho ito, ha? O, sabi niya rito. Uno, ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, meron tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi na kaya useless. Lahat ng templo, kapilya, simbahan, useless yan. Itinayo ng tao yan. Hindi yan itinayo ni Abayahawa. Sapagkat ang bawat takilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga loob at ng mga hain naman sa ganito'y kinakailangan din namang siya magkaroon ng anumang iandog. Kung siya ay nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anong paraan. Palibasa ay meron ng nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan na nangagilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos ng malapit na gawin niya ang tabernakulo, sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa inyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapot ngayon, kinantan niya ang ministeryong lalong marangal, palibas ay siya naman ay tagapamagitan ng isang tipang lalong magaling. Wala na yung matandang tipang. Ano ang ginagawa ng mga tao doon sa matandang tipan, yung Torah? Di ba? Ano yung sinusunod ng mga Torah? Yan sa Israel ngayon. Obsolete. Walang saysay, walang kabuluhan. Mas lalo, sabi niya. Di ba? Datapot ngayon kinanta niya ang ministeryong lalong marangal, palibasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sapagkat kung ang unang tipang yon ay naging walang kakulangan, hindi na sana inihanap na pangailangan ang ikalawa. May kulang eh. Di ba? Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating mga araw, sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan o pakikipagtipan
sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupainan ito. Bakit? Sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan. Akin silang pinabayaan, sinabi ng Panginoon. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utusan sa kanilang pag-iisip at ang kanilang mga puso'y aking susulat ang mga ito. At ito, napakahalagang pangako. Ako'y magiging Diyos nila. Kasi sa tao, inaakin nila na meron silang Diyos. Ito iba. Ang umaangkin si Aba Yahweh. Ipinangako niya, ako ang wika, magiging Diyos mo. Yan ang bagong pakikipagtipan. Hindi katulad ng reliyon, inaangkin nila na meron silang Diyos. Dito iba. Ang umaangkin, mismong si Aba Yahweh. Ano sabi niya? Sabi niya, at ako'y magiging Diyos nila. Pero mo yun, yung makapangyarihan sa lahat, yung lumikha ng langit at ang lupa, sabi niya, ako ay magiging Diyos nila. Hindi ikaw ang aangkin, siya. Ako ay magiging Diyos mo. Pagka si Aba Yahweh ang naging Diyos mo, may takot ka ba dyan sa COVID na yan? May takot ka ba sa kamatayan? Ang bihira. Yung manlilikha, yung creator, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang sinasabi sa iyo, ako'y magiging Diyos nila. Kabaligtaran sa reliyon. Ang sabi ng mga reliyon, Diyos namin yan. Meron kaming Diyos. Baligtad. Meron mo, yung tao ang umaangkin na meron silang Diyos. Tanungin nyo, kayo ba inaangkin nung Diyos na yan na sinasabi nyo? Diba? Ang liwanag ko yan. Letra for letra ho yan. Nakita ba ng relinyan? Hindi. Hindi nakikita ng relinyan. Palibasa yung mga nasa laman. Diba malimit natin sinasabi? Malimit na sinasabi natin, magkalaban yung laman at saka yung espiritu. Hindi po pwede na ikaw ay nasa laman, meron ka pa rin espiritu. Tinanin nyo, tinanin nyo ang nangyayari doon sa atin sa Pilipinas. Wala pa yung vaccine ha. May nauna na, smuggled nga lang. Sino ba mga unang nagpaturo, nagpasiguro doon sa kanilang buhay? Pero tinamaan pa rin ng COVID. Mga naturo ka na, ha? Mga naturo ka na. Nung sinasabi na, kasi merong nauna ho eh, bago ho yan dumating yung 1 million na yan, may nauna smuggled, yung hindi nga kinikilala. Eh mga naturo ka dun ho, yung mga general. Diba? O yung nagkaroon ng COVID ha, naturo ka pero nagkaroon ng COVID. Magpapaturo ka pa ba? Eh ako hindi ho. Kasi mayroon pangako si Aba Yahweh. Ano sabi niya? Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Hindi ba? Hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin kilalanin mo Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat nino nung mga banal. Mula sa kaliklitan hanggang sa kadakilaan sa kanila sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. Ano ang pangako niya? At ang kanilang mga kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa. Hindi. Pero may kasalanan natin nung una, hindi na niya aalalahanin pa, no? Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya muna.
datapot ang nagiging luma at tumatanda malapit ng lumipas. Di ba napakabuti ni Abayawa? Kinikilala ka. Ako'y magiging Diyos nila. Hindi ba meron tayong mga ano eh, meron tayong mga nasa likod eh, nasabi na, ako ba napatawad na ba? Ipaal lang kapaminsan. Yung bang aking mga kasalanan nung una, napatawad ba yun? Yan, ang pangako ni Abayao. Letra por letra yan. Hindi ko naalalahanin pa yung kasalanan mo. Niyo ba? Eh, hindi naman alam mo ng mga relihiyon niya. Hindi naman alam ng mga nasa laman niya. Kasi oh, tayo, bilang nagpapatuloy doon sa paggawa ng kabutihan, naturalmente, hindi na tayo nagkakasala. Di ba? Yan o yung bagong tipan. Yan o ay para lamang doon sa mga banal. Oh, ang pinagkukulan niyan, yung kanyang buhay, ay para doon sa mga banal. Tinanin niyo ito. Ito ay nakalagay doon sa gawa. 20, 28, ng the scripture. Ito ay ilalagay ko dyan sa... Ayan. Para mas lalo ninyong makita, ano... Ito ay restored, King James. Ito ho yung pinagkalayan niya. Oh. Oh, tingnan niyo. Acts. Pero mo, angkinan sila ng angkinan. Ayan ang sinasabi dyan sa Hebreo 8. Ako'y magiging Diyos nila. Pero mo, yung makapangyarihan sa lahat, nagsalita ng ganun, ako'y magiging Diyos ninyo. Ako'y magiging Diyos nila. Di ba? Ayan o, sa inyong screen. Acts 20:28. Take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock over the which the set apart spirit had made you overseers. Sabi doon sa matatanda, sa Epeso. To feed the assembly of Yahweh which he had purchased his with his own blood. Yun ang pinag-alaya ng kanyang buhay. Ang alin? Yung kapulungan ni Abayawa. Di ba? Kaya napakabuti ni Abayawa. Kaya sabi niya, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang makasalanan, hindi ko na aalalahanin pa. Di ba? Kabuti, ano, ni Abayawa? Eh, sana ho, loobin naman ni Abayawa na kung paano tayo binuksan, magbukas pa rin siya ng marami. Kasi, kita natin, uti-uti eh. Yan o yung bagong tipan na hindi naiintindihan ng marami. Pag sinabing bagong tipan, takbo na agad. Pero yung pala, mag-dig deeper ka kung anong ibig sabihin. O mga kapatid, tayo yung pinagkalaya ng buhay niya. Hindi kung ang sino man. Di ba? Hindi lahat ng tao na pag-alaya ng kanyang buhay. Di lahat. Maraming matatalino, maraming mayaman, maraming mga edukado. Di ba? O. Maraming senador, congressman, presidente, hari. Hindi sila pinag-alayan ng kanyang buhay. Hindi ho yung pumatay ng unang siglo, hindi sila yung pinag-alayan. Sana makita natin to mga kapatid, upang tayo makapagpatuloy doon sa tinatawag na kabanalan. Iyo ba? Oo. Kaya pag nakita mo na ito, mga bagay na ito, eh,
hindi ka nababalik doon sa lumang tipan. Diba? Hindi ka babalik sa lumang tipan. Wala nang saysayan, wala nang kabuluhan yan. Oo. May bagong tipan. At napakaganda yung bagong tipan. May pangako siya. Anong pangako? Ako'y magiging Diyos nila. Pagka ikaw pinangakuan nung makapangyarihan sa lahat, anong ikatatakot mo? Sige nga. Natatakot ka dito sa buhay na ito. Kaya nung dumating na ho sa akin, itong puntong ganito, wala na ho akong kinatatakutan. Yung sasabihin mo na may mangyayari sa akin dito sa ginagawa kong pag-expose ng mga kasinungalingan, mga pantaraya, wala ho. Ayan, nakalalakad ako libre. Kahit saan. Oh. E tinanin niyo yung malalaking reliyon. Hindi yan nakalalabas ng walang bodyguard. Bakit? Wala hong nangako sa kanila. Oh. Na makapangyarihan sa lahat. E di ba nung pinag-aralan natin ng isang araw? Sige ang wika, umahon kayo. Ibibigay ko sa inyo ang Benjamin. Biro mo salita ng isang makapangyarihan sa lahat. Tapos ngayon, makakarinig ka. Ako'y magiging Diyos nila. At sila'y magiging anak mo. Ano ba yun? O? At sila'y magiging bayan ko. Ayan o. At ako'y magiging Diyos nila. At sila'y magiging bayan ko. O. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at ang bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin kilalalin mo Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat. Nino, noong mga banal, wala namang makakilala sa kanya na hindi banal eh. Oh. Papakilala siya doon sa kanyang mga tinawag, doon sa kanyang mga hiniran. Alin yan? Yung nasa kapulungan. Yung pinag-alayan niya ng kanya ng buhay. Kaya tingnan ninyo ho yung 26 ng Mateo. Sabi dun sa kanya mga alagad. Kaya ninyo, babasahin ko lang. Sino ba ang kasama niya rito noong time na yun? Ang ginawa nila, niliteral nila. Oh. Ang sabi niya dito, 26-28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Nino? Ang kanyang mga alagaan? Hindi para sa lahat ng tao yan. Naintindihan na natin ngayon kung ano yung bagong tipan. Yung kanyang kamatayan, hindi para sa lahat yan. Naturalmente, hindi para sa reliyon yan. Yung mga reliyon, kinuha lamang yung kanyang sitas o yung sitas at pagkatapos sila na nagpaliwanag ng sarili nila. Iba? O, tapos namumuhay sa laman. Paanong sila yan? O, yung pangako na yan ni Aba Yahweh para doon sa kapulungan sa mga nagbabanal, banal, alagad, mga tinawag. Hindi para sa lahat ng tao yan. Kaya liwanag ko, Acts 20:28, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the set apart spirit had made you overseers to feed the assembly of Yahweh which he had purchased. Ano yun? Made his own. Kaya tama yung sinasabi ni Pablo dun sa Hebreo. Oh, ako'y magiging Diyos nila. Ano? Made his own, acquired. Akin kayo. Yeah. Tapos natatakot ka. Diba? Ano ang kinatatakot mo? Meron mo yung makapangyarihan sa lahat. Nagsabi sa'yo, ako'y magiging Diyos mo. Huh? Yan natin dito sa ano ha. Ayan. Sa the scripture.
Because this is my covenant that I shall make with the house of Israel after those, says Yahweh, giving my laws in their mind, and I shall write them on their hearts. And I shall be their Elohim, and they shall be my people. And they shall be by no means teach each one of his neighbor and each one his brother, saying, know Yahweh, because they all shall know me from the least of them to the greatest of them. Because I shall forgive their unrighteousness and their sins and their lawlessness, I shall no longer remember. Pero mo, yung kasalanan mo, hindi na niya alalanin pa. O mga kapatid, baka mamaya ho ay meron pa kayong nasa isip sa likod ninyo. O yan, yan ang pangako niya. Yung iyong kasalanan na nagawa, nangyari sa panahong nakaraan, hindi ko na aalalahanin pa. O yan po, mga kapatid, meron na ako reminder. Ayun. Sabi ni Sister Lolit, ang ganda ng araw, purihin ka po at pasalamatan na bayahawa. Bawala yata. Ayan. Si Sister Rajin Kindoberte, Brad Rodel Naba, Sister Loren Paulan, Brad Sebastian Juarez, Sister Lolita Corsiga, Brad Sam Rotone, and then, ayan. Sister Lori Calderon, Sister Rosely Bandojo, si Brad Fernando Villera, papuri pa salamat, bigay namin aming abayahawa. Good day po sa mga kapatid sa kulungan ni abayahawa. Sige po, Bro Emmanuel. Sir Cristina Juarez, good PM, Bro Eman, at sa mga kapatid sa Assembly Yahawa, salamat po. Brad Carlos Casbar, ang mga reliyon ngayon, mga born again daw, pero nasa lumang tipan. Yan, ang bagong tipan ay pinag-alayan. Ano yung bagong tipan? O, ngayon, alam na po natin. Ano? Luwabin ni Abayawa, ano? O, yan, si Brad Perez Christopher. Sino ko ba ang nandito sa... Sister Alicia Papayas. Sister Jean Kindoberte. Brad Melchor Pasis. Brad Carlos Gasbar. And then, dito sa ating Brad Wilfred Bede, Sister Regina Makoko, Brad Christopher Perez, Brad Samuel Rotoni, Brad Ricardo Quaresma, Emiliano Mani Jr., Brad Rodel Naba, Sister Lolita Corsiga, Sister Loren Paulan, at si Brad Nardo Corsiga nga pala. Nakalimutan. And then, Sister Maria Victoria, Brad Edmundo Umali, Sister Emma Ibahinting, Sister Reverisha Shirley, Sister Lori Calderon, Francis Diego Lopez, Shirley Abrera, Fortunato Juarez, Brad Melchor Pasis, Sister Chris Junker, Sister Cristina Juarez, Brad Arnold Makoko, Sister Rosely Mandojo, Brad Francisco Lopez, Brad Alberto Palado, Brad Juni Pajarito, Sister Lolita Corsiga, tama po bro. Sa mga tinawag lang po, ayan. Fernando Villera, late ako, sorry sa mga kapatid sa kapulungan, Brother Emmanuel, good day. And then, Brother Nel Umali, magandang gabi sa mga kapatid kay Bayawa. Sister Cristina Juarez, Three Hearts, Sister Lolita Corsiga, sobrang ganda po ng aral. Brother Sebastian Juarez, magandang hapon po, Brad, at sa lahat ng kapatid sa Assembly of Yahawa, mahalin, masalamat at purihin po ang nag-iisang mga pangyarihan, dakilang banal, na iluhin na walang iba kundi si Bayawa. Brad Sebastian
Wara siya nawa, magpakailanman, lami all po, mga kapatid kaya bayawa. Sa Maduton ay 3 hearts, Sister Lupita Corsiga, 3 hearts. Ricardo Quaresma, 3 pants up. Lupita Corsiga, kinikilabutan po, pumro, ang linaw po. Limundo mali, o yan mga kapatid, napakalinaw-linaw po na naman ng mensahe, malinaw pa sa mineral water. Milano Umali, Junior, lutang na lutang ang aral ni Oetsi na piling Israelita. Malinaw na talaga ang sinungaling at walang saysay ang pinagagawa nila. Di nila alam ang bagong tipan sa lumang tipan sila nakapokus. Alex Salgado, mukupalang gabi mga kapatid kay Abayawa. Maraming salamat, Abayawa. Ulit ako, siga, purihin ka po at pasalamatan, Abayawa, na magpakailanman napakabuti mo po. Rose de Bando, nakakaiyak naman ito. Purihin si Abayawa. Rose de Bando, siya ay Abayawa, napakabuti sa atin. Liliana Umali, pagpaparangal, pangdakila, pagpapasalamat, pangluwalhati at pagpupuri. Marapat lamang talagang ihandog sa kaisa-isang pinakamakapangyarihan at punong-puno ng awa sa kanyang mga banal na si Abayawa. Sister Eva Jacobi, magandang gabi po sa lahat. Mr. Pasis, purihin si Abayawa sa magandang pangako sa kapulungan. Salamat po, Abayawa. Maria Victoria, 3 hearts, Luis Tawaksiga, 3 hearts. Rodel Nava, salamat po, Abayawa. Mundo mali kaya si Ochi hindi makalantad kasi alam niya puro pasinungalingan ang pinangaral niya. Loren Paulan, 3 hearts. Christopher Perez, 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 hearts. 6:51 na po ang ating oras mga kapatid. 31 na o 30 ang ating viewers. Ayan. Ayan, punong-puno ng puso ang ating GC ngayon. Sister Reberisa Shirley, 3 hearts. So, napakabuti ni Abayawa sa bawat isa. Sister Joelle, 3 hearts. Sister May Makalinaw, salamat po sa buhay. Abayawa, kumusta po sa lahat ng kapatid. Magandang gabi, Sister May Makalinaw. Nakapatiran din natin ho yan sa supat. So, marahil ipinagkaloob ni Abayawa na maunawa natin ang lalong mas malalim. Siyempre, magkakaroon ka na ngayon ng lakas ng loob. Biro mo, nangangako sa iyo, mismo si Abayawa. Di ba? Sister Maria Victoria, isa lang naisip ko, bro, gusto ko na umuwi sa Pinas. Ako din, hindi din ako takot sa mundo nito. Tama po yan. Kasi nagkakaroon na tayo ng ano eh, nung lakas ng loob. Parang ano lang yan eh, yung magulang nating salaman. Yun ba yung magulang nating salaman? Salaman yan ha, salaman. Siyempre, anak eh. Sino ka man, ano ka man, basta anak niya. Ano? Andun yung pagtatanggol sa iyo. Di ba? O tingnan ninyo yung ano, yung dalawang mag-ina na pinatay ng pulis. Ano nyo ha? Yun, halimbawa lang po yan na panglaman na pagka ikaw ay magulang ay talagang, kumbaga, tinataya mo yung buhay mo para doon sa iyong anak. Ganyan yung magulang eh, doon sa atin. Si Abayahawa bilang makapangyarihan sa lahat nung sabihin niya na ako'y magiging Diyos mo. Abe, panghawakan po natin yan. At sila'y aking magiging bayan. Biro niyo yung pangako niya ngayon. No? Hindi kailanman pinangakuan niya ang reliyon ng ganyan. Kaya kita ninyo ang reliyon. Walang pag-asa. Wala ko sinang pag-asa. Brad Lamorreto. Magandang gabi po, Brad Eman. Pagpalain at purihin siya, Bayawa. Elgin, late na naman ako. Mahina po, Serbel, dito sa Kalim de Oro. Maria Victoria, salamat sa pinakamamahal na Bayawa. Ang pinaka-powerful sa lahat. Totoo po yan. Pahawakan lang natin yung kanyang salita, pangako, lahat. Hindi ho siya sinungaling. Ako, sa buhay ko, eh, marami na ho kung buhay na patotoo sa kanya. So, talagang sabi nga eh ano, buhay si Abayawa.
Dunit ako siga, tama po bro, pangawakan po natin yan kahit nung papo, tago-tago ko po yan sa puso. Meron ko na nga po sa iyo mismo, si Abayawa. Ako'y magiging Diyos nila. Sila'y aking magiging bari. Di ba? Walang ipinangako si Abayawa sa labas na kapulungan. Tandaan po natin yan. Rosly Bandoho, yan ang pangako, Brad, na hindi nagbabago. Di kagaya ng tao na mangakong hindi tumutupad sa pangako. Totoo yan. Hindi siya sinungaling. Brad Alonzo ako. Salamat, Brad Eman, sa napagandang aral ni Amang Yawa. Ayun o, yung aking reminder. So, muli po, mga kapatid. 27 na po yung ating viewers. 11 yung ating thumbs up. At muli po, ako'y nagpapasalamat dun sa ating mga kapatiran. Muli at muli. Maraming salamat sa inyo dyan sa GC. Hindi man ako makasama dyan sa inyong araw-araw na ako'y naghahanda ng ating ginagawang pag-aaral. Dito naman sa ako'y may isang oras na higit naman ho na inyong kasalamuhan. RJ Maata, ayan, si Brando, RJ Maata, magandang hapon po, brother, makahabol pa ba ako sa inyo? Medyo ko na bro. Di bali sa YouTube. Sa YouTube mo na lang makikita ulit. Okay lang yan bro, talagang ganyan. Si Sarajina Mokoko, salamat sa napakagandang aral, Abayawa. Kaya nga sabi nga ako sa inyo, magpupuri ka na lang, magpapasalamat ka na lamang sa kanya, sa kabutihan niya. Litong-lito na ang buong mundo dito sa COVID-19, pero yung kanyang mga banal, tingnan ninyo sa inyong sarili kung kayo po ba ay gulong-gulo, tingnan ninyo. Ngayon kung nasa inyo yung espiritu ni Abayawa, andyan yung kagalakan, andyan yung pag-ibig, andyan yung kapayapaan. Ibig sabihin, ay magkagulo na itong buong mundong ito at na kay Abayawa ka, wala ho yan. Wala yung gulo na yan. Tandaan po ninyo, tahimik, patag, ano yung ibig sabihin, kumbaga sa dagat, ay matining, walang alon. Yan ang buhay ng mga banal. Alam mo, nagkakagulo na ang buong mundo, pero tayo, nakukuha pa natin ngumiti. Siyempre, ganun nga lang, naaawa tayo doon sa ating mga kababayan na wala tayong magagawa. Si Abayawa may gawa niya. Ayun. View ba? RJ Maata, okbo brother, panoorin ko na lang. Brother, salamat sa iyo, brother. Maraming salamat, Brad RJ Maata. Brad Samuel Rotoni, tama po bro. Ayan po, muli, bukas po kung lolobin uli, ni Abayawa. Pagkalooban tayo ng buhay at tayo po ay magkasama-samang misan pa. Maraming salamat dun sa mga subscribers, ha? Dami na. 5,400 plus na tayo. Ayan, kalmado sabi ni bro. Mila naman. Wala na eh. Walang sabi nga sakit ang ulo o walang iniisip. Ganyan ho magbigay si Abayawa. Ayan. O mga kapatid, maraming pong salamat. Minsan pa, sumating po ang biyaya, awa, habag, kupala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Muli, isang magandang gabi sa bawat